sí le like, like. Venga. Ready. Hindi, hindi lag-lag. Hindi, ito po. Ito yung bago. Top 4 tayo. Top 4. Marami pa rin pwede mangyari. O, hindi pa marami. Sobrang sobrang dami. Kaya pa natin mag-upper Brad Boss, di. Kaya pa natin mag-top 2. Pero hindi na natin kaya mag-top 1. Sa RSD, tatlo dami nila next week. Doon natin malalaman. O, doon natin malalaman. Unang magkalaban, RSD at NC, di ba? Basta, sumisipa ka lang rin. No? Tama yun eh. The heat pan daw eh. Okay. Okay, maganda kaya. Okay, ito yung namin. Post namin dun. Eh, pero buti na lang to. Buti na lang mo, si. Tumak niyo kung ano. Jake, Teo, Jake. Hindi, talo kami dun kayo. Ito, talo tayo dun. Pag nag-carry ka dun, o kaya, ano, Moscow. Hindi na nag-carry play. Lag tayo. Will Smith. Ang ina ka. Close mo. Ah! Oh! Ay, tanggawin. Bayaran mo to, natanggal! Right na right on yun guys, si Will Smith, kapal niya si Chris Rock. Kakaiba yung mga nagaganap ngayon dahil na-quarantine sila na matagal sa loob ng bahay. Diggy! Kiss the hand. So, we're back in guys. Hold up! I-announce ako sa inyo, okay? Bago natin yan i-announce, idumating tayo yung package, okay? Sure ko kay Jack in the Box to, inaabangan ko to. Kasi dami ko na-order na sa kanya sapatos ko. Di ko alam kung ano yung mga dumadating. Guys, like, napaka-init ng laban ngayon sa MPL. Kasi kaya pa namin mag-top 2. Bren, dapat manalo sila sunod-sunod. Pati Omega, nasa panganib na landas ang Omega. Kung okay, Zamno, huwag na muna sila mag-G-side. Real talk. Yan ang papalaan niyo pag pupunta kayo sa bar eh. Yan guys, yan yung papalaan niyo yan. Diba? Next season, wala na si Zapno. Wala na sila Chatno. Tanggal na. Kukulin natin si Chatno. Pasisikatin natin. Mayayamanin natin. Joke lang, na-psych. Hindi ko alam guys. Pero sa tingin ko, ang move dyan ng Smart Omega. Okay. If ever na hindi maka-qualify ang Smart Omega. Eto, magiging honest ako. Barkado ko Zapno. Alam niyo yan, mahal na mahal ko siya sa friend. So, di ba nag-G-side kami? Kasama ako, Renny J. Zico, tapos sila Tori, Sir Alan, yung kami, bam, bam, bam. Tapos this week si Esa, pagkatapos ng laban sa Blacklist, nag-G-side sila. Kasama si Sagetno, pati si, alam nyo na, ito yung mga tayong picture. Pinalsot nila is, yung pinalsot, sinabi nila, bakit yung iba pwede pag kami hindi? At that standpoint, guys, parang nakikita ako na, ba't kami, may privilege kaming lumabas? Dito ko na-realize na, kung ako sa Smart Omega guys, like, tigilan lang muna yung paglalabas, mag-focus muna sila sa goal nila. I mean, in the end of the day, nakapag-MSC champion na sila, naiintindihan ko din naman eh. Parang, the goal has been met and done, di ba? Hindi ko alam, kasi may mga bago sila player eh. Sinasabi ko sa inyo, Smart Omega, pag binitawan niya si Ryzen, kulit ko yan, matik na yan. Papalitan ko dito, tingnan nyo ito, Sleeping Beauty yung. Kulitan yan. Tulog. Pero guys, tulog si Saloma in a good way, nag-grade kami. So ito yung bagong sapatos na dumating natin. Pag alam ko yung box na to, okay, bam! So, kung alam nyo kung ano to, so yung Dukes Peke Yandi guys, nag-retro-release si Nike. Namiss ko to guys. So meron tayo dito, Free Rod 2. Ito yung pinaka-unang version. Favorite na shoes ko to, super comfortable. Kung alam nyo to, usong-uso to noon. Ngayon super hirap na makakuha nito. So nag-release sila, nag-retro-release. So, umorder ako ng tatlong colorway kagad nila kasi favorite ko tong gamitin pang everyday na sapatos. Like, if may pang everyday kayong sapatos, eto yung gagamitin talaga. Bam! There you go. So, we have another colorway over here. So, mga tao nagtatanong doon saan ka umorder ng sapatos mo. Siyempre, doon ako sa kakilala ko na... Oy! Jack in the Box! Peke ito! Ano, joke lang. Okay guys, so doon ako sa legit na seller talaga. Yan, retro-release yan. So meron tayo yan, bang, tapos yung kulay black talaga yung pinagusto ko. Umu-order din ata ako sa kanya ng ano ngayon guys eh. Na in-order ko ngayon is Air Max 1 Travis Scott. Kung di nyo alam, super fan ako ng Air Max 1. I think mas, para sa akin ngayon, mas gusto kong Air Max 1 case sa Jordan. Kasi over height ang Jordan. So pag may nakikita ko nag-Jordan, sinasabi sa akin, Dogs, ang ganda ng Jordan ko, no? Itingnan ko lang sila na. Kasi guys, talaga sa akin guys, pinaka-hate ko na sapatos ngayon na brand is Jordan. Don't get me wrong, maganda ang Jordan. I like it noon. Ngayon lang,
parang naging useless na kasi panay labas sila ng labas ng bagong model, labas sila ng labas ng bagong ganyan. Like, alam niyo, hindi na wala na yung sense ng ano yun. Alam niyo, yung may QS, may yung... Dati naglalabas si Jordan 2 times in a month or once. Tapos may QS pa, di ba? Sabi natin 2 times, gano'n. Ganun sana. As ngayon, guys, ang dami na yun. Dami na yun. Ngayon ang palabas-labas, tatlo sa isang buwan, may ganito na ganyan. Which is understandable, para kumita sila. Pero, yun nga, sahil kasi gusto ko, unique ako eh. Unique yung ano, hindi mo basta-basta, eh, mauuwa mo siya, pero hindi ganun kadami yung stock. So ngayon, may pag-uusapan tayo guys, okay? Like, super legit to. Ang sabihin nyo, syempre pag-uusapan na rin natin yung standing ng brand, may Smart Omega, pati ng Blacklist ngayon, yung mga issue na nagaganap sa FPL, naging good boy na ba kami? Good boy kami, not really. Okay, to be honest. It's just that, di kami manado, nung streak kami, di kami makapagsalita sa social. Woo! So meron tayo dito, another free run, okay? Nakasale pa! $69! Meron tayo full white, okay? $69. So, mura tong sapatos na to guys, but I think, super underrated, totoo lang. Pero isa to sa kinagusto ko sapatos kasi super comfy. Pag lumalabas, like, pasok mo, tapos na yun na yun. So makikita nyo itong pakasotin ko sa FPL. Super comfy nyo guys. Tapos meron tayo dito full black. Hinuha ko yung 4 na colorway para mas madali. There you go. Size 8.5 ako dito. Sabihin nyo, dogs and dead. Kasi ayun, gusto ko talaga yung sapatos sa pako, super sikit. Tapos hindi ko ito minimedyasan. So there you go, gaganyan lang natin. Super sikip guys, pero gusto kasi masikip eh. There you go. Ang ganda lang. Diba? Tatali natin. Hindi masyadong masikip. Para ma-forma yung laces. Kasi masikip naman na yung sapatos eh. Kasi pag ako nag-lace case, ayoko yung masyadong masikip na lace. So yung normal lang. There you go. Diba? Napakadali. Pwede na siya pang lakad, pwede na siya pang labas. Formal yun, no? Ganda din. So pang everyday ko siya guys, ayun yung kagang mangyayari dito. Seems ang daming colorway, pwede kong alternate. So meron tayong bagong 4 na sapatos ulit. Papunta sa koleksyon. So now, pupunta tayo guys sa page ni Sir Joy Himrail. Guys, kung may gusto kayo makita sa point system, shout kay Sir Joy sa page niya. Dito ako may tumitingin, nagbe-basis. Kasi siya kinukompute niya na kagad, okay? Update score after week 6 matches. So, Echo, current points 25, RSG 21, PNC 21, next play Evo 16, Onyx Page 15, Blacklist 11, Smart Omega 9, Ren Esport 8. Dito guys, yung Ren Esport 17. So pagka nanalo kami isang game sa Smart Omega, hindi na kami malalagpasan ng Brem. So hindi na like, alam niyo, hindi na kami pwede mapunta sa 8 spot. Okay, hindi na kami pwede mapunta dyan sa 8 spot. Tapos pag tinalo naman namin, okay, since nanalo kami sa Smart Omega, na 2-0 namin Smart Omega, 16 mapupunta kami sa 19. And ang Smart Omega is mapupunta sa 8. Yung natitigan nilang points na max possible is 18. Hindi na kami malalaglag. Hindi na kami pwede mapunta sa spot ng 7 and 8. Nagigets niyo yun? Now, ang Blacklist guys, so ang maglalaban-laban dun sa top 6 spot, if ever man, pwede pa rin kayo mapunta sa top 6. Pero hindi na kayo pwede mapunta sa top 7 at saka top 8. That's guaranteed guys. Garantisado na yan. And yun na talaga yun. Yun na yung ano namin. Points na. Hindi namin pupunta sa top 6. So talunin lang namin yung Smart Omega next week. Is okay na kami. Playoff secure na kami. Pero pwede pa rin naman kayo ma-top 6 ha. If ever man. Pero hindi kayo pwede malaglag. Di na talaga. Like, there's no chances na malaglag kami dito guys. Pag tinahal namin Smart Omega. Kaya kailangan namin ma-2-0 Smart Omega. Yes nyo yun. Now, Blacklist, Omega, pati Bren, pati Onyx. So if ever man pas natalo namin yung Smart Omega, may 2 slot pa para sa playoff. Pwede yung pag-agawan to ng Bren, pati ng Omega, pati ng Blacklist. Basically, Blacklist. Kasi guys, kung isipin nyo, Onyx, meron pa silang 4 games. So malaki pa yung chance nila. Onyx PH, malaki pa yung chance nila makapasok sa playoff. But I think, alam na natin yung top 6 eh. Echo, RSG, TNC, Next Play, Onyx. Yung pang 6, pwede maglaban dito ang Blacklist, Omega, pati Bren. Okay? No hard feeling. Barkado ko Zapnu, barkado ko si Daki. Mahal na mahal ko sila. Ayoko, gusto ko malaglag talaga dito guys, is Smart Omega, pati Bren. Why? Kasi ang Bren guys, super lakas nila sa scrim. May translate lang nila yon sa actual tournament, mamaw sila. Now, Smart Omega, lason sila. Lason na lason sila. So, mas gusto ko silang malaglag.
Kasi pag napasok yun, isa sa dalawang yun sa playoff, parang binigyan namin silang palup, parang binigyan ng ano, time para mag-practice ulit, para mapunta sa perfection. Ayun yung nakakatakot. Mas gusto namin yung blacklist kalaban. Why? Kasi natalo kami ng blacklist. Don't get me wrong, natalo kami ng blacklist. Ayoko sabihin yung reason, pero yeah, talo kami ng blacklist din guys, masakit. Pero mas gusto namin kalaban yung blacklist, to be honest. Doon sa brand guys, mahirap kalaban yung brand, yung game 1, game 2, yung mga nagsabi na paano pagka team A yung pinalago? Hindi, sa akin mas prefer ko pa nga yung team B. Doon sa team A, yes, malakas sila Joy Boy. Kaso alam na namin yung hero pool nila. Like, di mo kami malilin lang. Pero doon sa team B guys, puyat kami hanggang alas 6 ng umaga. So, kaka-analyze, kakakuha ng draft, hanggang ma-checkmate namin sila. Which is na-checkmate naman, pero yung game 2, naiwan namin bukas yung previews. Nagkamali kami. Kaya buti nga, kasi pinapadraft, sabi ko kay Zico, tol, pwede dito si Donat mag-carry Moskov, Clint, Bea. Tapos si Zico, sabi niya, okay Donat, mamili ka, Bea or Clint. Sabi ni Donat, Clint ako. Boom. Sa inyong makapag-farm daw siya, mahubuli niya kung sino man tumapat sa goal late saan. It's either yung previews or yung Uranus, lamang panin daw siya sa late. So, nantiwala kami na Clint siya. So, siya nagbuhat ng game 2. Which is dapat talaga kasi scaling siya. Ayun guys, para sa akin, ayun yung daano dito. Mas gusto namin kalaban Blacklist International. Ayaw namin kalaban Brand, pati Omega. Kasi binigyan namin sila ng room para mag-grow pa. Sa Blacklist, I think it'll take time na maayos yung ano nila, synchronization. Kasi malaking factor si Venus pati Wise. Alam natin yan. Hindi mapapalitan yan. Para sa akin, pinakamalakas na core na panel na dumating sa Mobile Legends is si Wise. Pinakamalakas na post-core na dumating, shot caller, sa Mobile Legends is si Venus. Okay. Respect ako sa kanila is on the roof talaga. Like, the best to the best. Now, back to tayo sa topic. Ano ba, dogs? Ano ba talaga yung main topic? Yung main topic, guys, pagkatapos na itong season, alis na ako ng next play. Okay. Now, huwag niyo tanong bakit. Sinabi ko lang sa inyo, para hindi kayo mabigla, if ever man na, ay ngayon, napag-desisyonan ko. Nag-usap-usap na rin kami dito. Nag-usap kami ni Renny J, ni H2, ako, na Dale. Gusto ko mag-reset. Like, to be honest. Gusto kong magpahinga. In a way na, alam mo, gusto kong panibagong environment. So, baka umalis ako na next play. Like, 95% sure na yun. Di ko alam doon sa 5% kung may i-rebut sa akin si next play. Pero guys, gusto kong mag-grow pa. And yung growing factor ko kay Nextplay is nalimitahan. I mean, don't get me wrong ah. Ang laki na naitulong ko kay Nextplay. And nag-grow din ako kay Nextplay. And thankful din ako sa Nextplay. Pero I think it's time for me to, hanapin ulit yung sarili ko. I-open yung kung ano yung nasa utak. Ang dami kong plano sa utak, guys. And to be honest, ang dami kong plano sa utak. And staying with Nextplay, I think malilimitahan ako. Ayun yung nasa isipan ko. Okay. Depende lang. Like I said, 95% sure, hindi 100% sure. Pero, kailangan ko mag-grow. So, mga tanong dyan sa akin, guys, sama ba si Renny J? Dogs, sama ba si Renny J sa H2? May sarili ng self-vision, guys. To be honest, ayoko na nga silang hawakan pa. Why? Kasi mga ano, sawa ka na kasi nasisika. Hindi, guys. I want them to stand on their own feet na hindi ko na sila player. Gusto ko na silang maging ka-business partner. Ayoko na silang player ko lang sila. Gusto ko silang maka-business partner. Ayun yung nakikita ko kay Renny J pati kay H2 now. Bago nag-usap kami, sabi ko, guys, nausap ko si Renny J, sabi ko, J, ito ganyan. Ayaw na kita maging player. Don't get me wrong. Wag mong negative. Ayaw na kita maging player. Gusto na kita maging business partner. Sabi niya, bossing, ganyan. Sabi ko, ayun tol. Ayun yung reason ko. Kaya, if ever man sumama kayo, nasa inyo na yan. Kung hindi man, business partner na lang yung ano natin. Alam niyo yan. So yun guys, ayun talaga. And so yung pa-hype lang to dogs, hindi guys, napag-dition na ako. Pero alam niyo, baka may counter-offer si Nextplay na magpapa-stay sa akin na magbibigay sa akin ng growth dito sa scene. Kasi may goals ako eh, and until now, hindi ko na meet kay Nextplay. Alam niyo yun. And thankful ako kay Nextplay, don't get me wrong. You know.